tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Ay, nakakapagod mag-ehensisyo. Oh, nandiyan pala kayo mga bata. Magandang araw sa inyo. Alam niyo ba na ang pag-ehensisyo ay napakabuti sa ating kalusugan? Bukod sa pinatitibay nito ang ating resistensya, tumitibay din at lumalakas ang ating mga muscles o kalamnan. Ano-ano mga gawain bahay ang inyong ginagawa sa inyong tahanan? Sa tuwing Sabado o Linggo, ano-ano namang laro ang ginagawa ninyo ng inyong mga kaibigan? Bakit kaya natin kailangan maglaro at tumulong sa mga gawaing bahay? Ang mga gawaing ba ito ay nakatutulong sa ating kalusugan? Halina, tuklasin natin. May ilang mga gawain na dapat lamang natin gawin ng isang beses, dalawa hanggang tatlong beses, tatlo hanggang limang beses sa isang linggo, o kaya naman ay araw-araw. Ito ay sa tulong ng ating Physical Activity Pyramid Guide. Ano ba ang Physical Activity Pyramid Guide? Ang layunin ng Physical Activity Pyramid Guide ay makatulong sa kalusugan at mas maging aktibo ang isang batang katulad mo. Narito ang isang halimbawa o larawan ng Physical Activity Pyramid Guide ng Batang Pilipino. Makikita rin natin sa pyramid kung ilang beses natin gagawin ang mga gawain sa isang linggo. Ang nasa may pinakamababang antas ng pyramid ay nirerekomendang gawin araw-araw. Dahil ito ang mga gawain na madali at simple lamang gawin. Narito ang ilang mga halimbawa nito. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, at pang-anim. Ang nasa ikalawang antas naman ay nire-recommendang gawin ng tatlo hanggang limang beses sa isang linggo. Narito ang mga sumusunod. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, at pang-walo. Nasa ikatlong antas naman, yung mga gawain na ginagawa ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Narito ang ilang mga halimbawa nito. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, at pang-pito. Ang nasa tuktok naman ay nire-recommenda isang beses lamang sa isang linggo natin dapat gawin. Ito ay tinuturing din sedentary activities, kung saan namamalagi lamang tayo sa isang lugar. Ibig sabihin, hindi masyadong na-exercise ang ating katawan. Narito ang ilang mga halimbawa nito. Una,
tandaan na ang batang katulad nyo ay dapat isaalang-alang ang kalusugan at suriing mabuti ang mga gawain na dapat gawin sa araw-araw. Kaya naman, ginawa ang Physical Activity Pyramid Guide upang maging gabay sa inyong mga batang Pilipino. Bago saan ako magtapos sa ating aralin ngayon, nais ko sana tukuyin nyo ang mga sumusunod na gawain sa Physical Activity Pyramid Guide. Tutukuyin nyo lamang kung ilang beses kinagawa ang gawain sa isang linggo. Ang isasagot nyo lamang ay isang beses, dalawa hanggang tatlong beses, tatlo hanggang limang beses sa isang linggo, at araw-araw. Una, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Sana ay may naihatid akong kaalaman sa inyo sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!